So, ito yung sira. Tingnan nyo. Yan o, laki ng play. So, ganyan lang. Ayos mga lodi. Yan, wala ng kimbot. Suabe. Shoutout nga po pala kay Ameya, sabi ni Chelbit. Yes, it's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon man po, meron naman tayong ayusin na ito yung pagdumaan kayo ng daan tapos nakakaapa kayo ng kulay yellow sa highway o kaya yung kulay puti, biglang gigiwang yung rear tire nyo. Kaya ito yung dahilan kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button. Saka i-click nyo rin yung notification bell para kayong updated sa lahat ng video na i-upload ko. Yan o, lakas na ng alugo. Yan, ito yung isang dahilan kung bakit gumigiwang kapag dumadaan ka sa mga may guhit sa daan, tsaka yung may mga kulay, tapos pag dumadaan, tapos tumama to, yan, bakit nagtataka ka, bakit gumigiwang na yung gulong mo sa hulihan. Ito yun, yan yung dahilan. Yung bearing kasi nito is nagwo-worn na, so kailangan yung palitan pagka ganito na yung takbo nyo na gumigiwang na yung gulong. So yan, palitan natin to. Tanggalin natin yung kanyang gulong. Titingnan natin kung aling bearing po yung kanyang nag-work na. Aling yung bearing yung sira na, yun yung papalitan natin. Para iwas gewang-gewang. Ito kasi yung dahilan bakit gumigewang yung gulong pag dumaan sa may mga guhit. So, tanggalin natin ito. Hugutin nyo lang. Ayan. Tapos, tanggal. Ayan. Ayan. Tanggal na. So, check natin yung mga bearing. So, unahan natin yung itong dito sa hub. Feel ko okay naman yung sa hub. Kasi okay, fix naman yung kanyang hub, hindi naman gumigiwang, so ito talaga yung dalawa. So nandito lang yung may problema. So ito yung dalawa. So yun. So tanggalin natin itong dalawang bearing. Ito yung papalitan natin. So tingin ko ito yung gumigiwang. Tanggalin natin yung kanyang seat. Yun natin na. So ito yung, ayan ah. So ito yung maluwag. May clearance na siya, may play. Yun, ito yung sira. So tanggalin natin to. So ayan ah, lapit nang lumabas. Ganda lang naman yan. Tapos, ito naman. Lalim. Babaw. Tingnan nyo. Ayan o. Ayan, malapit na. So, kailangan balance pagpalabas ng bearing. Ibabaw, ilalim, gano'n lang. Yun. Lipad na siya. So, ito yung sira. Tingnan nyo. Ayan o, laki ng play. Yan. So, ito yung dahilan ng gumigiwang yung pag tumatakbo ka. Tapos pag dumaan ka sa may mga guhit sa daan, yung may mga kulay, markers, ito yun. Yun na. So, ito yung palitan niya. Yan. So, para sigurado tayo, check na natin yung kabila, tanggalin na rin natin. So, gamit ko yung tubo na para diretso. Natin itong isa. Ito wala pa naman siyang play, pero para mas maganda yung resulta, dalawa na lang yung bibilhin nyo para isang tanggalan na hindi na ipabalik-balik yung trabaho. So dalawa na lang para mas maganda. Tayo sa Motor Mate, bibili na tayo ng bagong piyasa. So ayos dito.
bearing natin. Ayan. So yan, nabili na natin yung ating dalawang bearing. So yung binili natin na bearing na para sa Yamaha AZS, yung number niya po is 6202. So yan yung pili nyo pag magkaroon na ng gewang yung bearing nyo sa atras na hindi na maganda yung takbo. So yung binili yung bearing is 6202. Yan po yung number niya. So yan, papalitan na natin ng bago. So ito ngayon yung, so yung nabili natin is yung halaga ng isa is nasa 80. Nasa 80 pesos lang po isang Koyo. So yan, 76 Koyo po yung brand na binili natin. Yan yung available sa bilihan natin kanina. So yan. So ito yung kanyang bearing. So is open. So yung gagawin natin dito is lagyan muna natin ng kunting grasa para mas lalo siyang tumagal. Yan. Yan o, open siya. So lagyan natin ng grasa. Ito. Re-repack natin para mas maganda, mas lalo siyang tumagal. So, yan. Ganyan na lang. Yan. Kabilaan na yan. Re-repack nyo kasi wala siyang grasa. Saka naka-open. So, ganun lang. Para mas tumagal. Hindi siya madaling bumigay. Yung binili natin is replacement lang. Yan. So, lagyan na natin dito. So, ganun lang naman. Tapos, gamitan natin ng lumang bearing. Ito, luma. So, yan yung gawin natin dito. Ayan, pasok na siya sa loob. Yan. Try natin yung kanyang axle. So, yan. Pasok. Yan, wala nang alugo. Swabe yan. So, yun yung dahilan ng pag-wiggle. Kaya kumikimbot siya pag nakadaan ka ng kalsada na mayroong lubak. So, yun lang. Tapos, inisin natin ng hangin para mas maganda naman yung kanyang performance. Tapos sa kabila. Balik na natin yung kanyang sprocket. So balik natin yung mga natatanggal na gumper. So, lang yan. Kailangan talaga ayos ang pagkalagay. Yun. Tapos, pasok na natin yung sprocket. Oh, huwag kalimutan to ah. Yan, yan. Ayos! Na natin. Final. Yan. So, check natin kung meron pang wiggle. Kung gumigewang pa ba yung kanyang rear axle. Try natin na. So, yan. Wala na. Yan. Di na gumagalaw. So, ganyan lang. Ayos, mga lodi. It's my life.